Good day mga ka-Green Thumb! Before I start our topic for this video, gusto ko muna magpasalamat sa mga bagong subscribers ng channel na ito. Thank you for subscribing and watching my videos. I hope nakakatulong ang mga videos na ito para sa pag-alaga sa inyong mga grapevines. Sa nakaraang video, ating inalam ang tungkol sa flowering stage ng ating ubas. Ngayon naman, ating pag-uusapan ang tungkol sa growth and development ng mga berries ng ating ubas. Halina at magkaroon ng dagdag kaalaman at ating tatalakayin di lamang ang mga basic na impormasyon kundi pati na rin ang mga technical na impormasyon na kailangan mong malaman dito sa fourth stage in the life cycle of grapes. Let's do this! Sa pagkakataong in full bloom na ang mga bulaklak ng ubas, dito magsisimula ang pollination at ang fertilization process hanggang sa mabuo ang mala-peppercorn size na berries ng ubas. Ito ngayon ang fourth stage in the life cycle of grapes, ang fruit set. Alam mo ba ka-Green Thumb na ang flowering at fruit set stage ng ubas ay parehong maselan sa ulan o weather condition? Kung na-delay ang blooming stage dahil sa na-expose sa ulan o malamig na temperatura, ang pre-flowering stage at bloom stage nito, asahang kaunting berries din lang ang mabubuo pagdating ng fruit setting nito, sapagkat naapektuhan din nito ang fertilization process ng bulaklak. As the saying goes, our grapevine is at the mercy of the weather condition during the flowering and fruit setting phase. Sa transition mula sa flowering to fruit set phase, nadedetermine ang quantity o dami ng pwedeng magiging harvest mo. Samantalang, nasa pag-aalaga during the growth and development ng mga berries naman, nakasalalay ang quality ng magiging harvest mo. Great set. Ito ay ang normal na fruit set kung saan mula 30 to 50% sa mga bulaklak per cluster ay matagumpay na na-pollinate o na-fertilize at nagtuloy na bunga. Grape shatter. Ito ay nangyayari kapag hindi na-pollinate ang karamihan sa mga bulaklak at di tumuloy na bunga. Hens and chicks. Ito naman ang tawag sa fruit set na hindi pare-pareho ang laki ng mga berries. Ano naman ang mga dahilan ng poor set? Weather condition. Kung maulan ang panahon, mas nahihirapan ang ating ubasan sa pagbuo ng kanyang mga bunga. Naapektuhan ang fertilization process nito. Excessive nitrogen fertilizer. Ang sobrang pag-a-apply ng nitrogen ay nakakabawas sa pag-fertilize ng mga bulaklak. Temperature. Kung masyadong malamig o masyadong mainit naman ang panahon, nakakaapekto pa rin ito sa fertilization ng bulaklak.
deficiency in micronutrients. Ang kakulangan sa phosphorus, boron, zinc, magnesium ay mga micronutrients na kailangan ng grapevine or bulaklak upang magkaroon ng marami at successful na pagbuo ng mga berries. Leaf thinning. Ito ay ginagawa kapag matagumpay na nabuo ang mga berries. Tanggalin ang mga dahon na matatagpuan bago ang bunga at bawasan ang ilan pang mga dahon nito para maarawan ng maayos ang mga primary leaves at ang mismong mga bunga nito. Ginagawa rin ito upang magkaroon ng proper airflow sa ubasan na nakakatulong sa pag-iwas ng pag-build up ng mga sakit tulad ng black rot, powdery mildew, at iba pang uri ng fungus. Application of plant growth hormones. Gibberellic acid, Dormex. Ito ay halimbawa ng mga plant growth regulators na ginagamit kadalasan sa mga grape farm para sa kanilang commercialized produce upang tulungan magkaroon ng maraming bulaklak at malalaking berries ang kanilang mga ubas. Kung isa ka sa mga bakuran growers at gustong gumamit ng mga ito, mahalagang isaalang-alang ang tamang paggamit ng mga ito para maiwasan ang di kanais-nais na side effect sa ubasan at sa mismong taong na-exposed dito. Manood ng mga videos ng ibang grape growers na may karanasan na sa paggamit nito. Kanilang ibinabahagi ang safe at wastong paraan ng pag-a-apply ng mga ito sa ubasan upang magkaroon ng high quality and safe produce. Learn from the experts. Bilang isang organic gardening supporter, sa aking karanasan, posible pa rin makaharvest ng magandang kalidad na ubas kahit majority ay organic ang aking ginamit. Surely, hindi madali at maraming challenges, but remember, the amount of time and dedication you put in taking care of your grapevine will surely reward you more than what you've expected. With the blessing of good weather, proper knowledge by gathering useful informations from the experts and other fellow grape growers, and of course, with the gift of nature na matatagpuan lang sa aming bakuran tulad ng oregano, kakawate, or madre de cacao, sapwa ng saging, aloe vera at malunggay. Ganito ang nangyari sa aking first ever harvest. Matamis, crunchy at nasa normal size ang mga berries nito. In fact, ito na ang the best tasting grapes na aking natikman sa buhay ko. Nothing beats the freshest taste of grapes harvested from garden to table, minus the chemicals. I know I was feeding my family something healthier. Fruit thinning. Ito naman ay mabuting gawin kapag nasa peppercorn size na ang mga berries. Dahil mas madali itong gawin habang may mga espasyo pa para sa pagtanggal ng mga berries. Kumpara sa malalaki na at nagsisiksikan na ang mga berries, mahirap nang tanggalin ang mga ito at minsan di maiwasang ma-damage pa ang mga berries mismo. Ang fruit thinning ay ginagawa upang kontrolin ang dami ng mga berries sa isang cluster at magkaroon ng proper airflow in between the berries. Sapagkat kung ito ay kumpol-kumpol at nagsisiksikan, mas madaling kapitan ng sakit ang mga bunga. Tulad ng black rot, powdery mildew, at iba pang mga sakit na dulot ng fungus.
Isa ring dahilan ng pag-fruit thinning ay upang maging malalaki ang mga berries ng ubas. Hindi mahihirapan sa paglaki ang mga ito dahil nalalagyan ng tamang space to grow ang bawat isang berries nito sa isang cluster or bunch. Kadalasan, nagka-crack ang mga berries kapag ito ay nagsisiksikan sa isang cluster. Lastly, naisasaayos ang hugis ng bawat bunch upang ito ay mas maging kaakit-akit na tingnan para sa mga buyers, lalo na kung pang-tourist attraction din lang ang peg ng ubasan mo. Instagrammable, ika nga. Shoot thinning. Ang pagtanggal sa mga extra shoots or side shoots sa ating vines, lalo na kapag nasa small size pa lang ang mga berries, ay ginagawa upang hindi maagawan ng nutrients ang mga berries at primary leaves na tumutulong sa pag-produce ng nutrients sa mismong bunga. Use fruit net bags, newspaper, plastic cups, plastic bags or cover, and baking sheets. The struggle is for real, mga ka-green thumb, lalo na tuwing rainy season dito sa ating bansa. At isa na nga ako sa mga grape growers na napapa-rain, rain, go away, lalo na kapag nasa bad break to flowering at fruit set processing na ang mga grapevines. Maswerte ka kung ikaw yung tipong may pambudget na sa greenhouse cover sa ubasan mo. Dahil bawas sakit sa ulo talaga ito tuwing tag-ulan. Mapapasana all ka na lang talaga. Kung isa ka sa tulad kong open pa lang ang ubasan sa bakuran, nako, mag-invest-invest ka na po sa fruit net bags, plastic cups or plastic bags, and baking sheets. Dahil ito ang mga magiging best friends mo pagdating ng tag-ulan. Kung ganito ang gagawin, maglaan ng mahaba-habang pasensya sa paglagay-alis-lagay-alis at maging updated lagi sa weather condition. Use the weather forecast sa phone. Malaking tulong ito sa akin until now. Dahil dito, nagkaroon ako ng magandang first harvest noon. Ang plastic cups at baking sheets ay nakakatulong din sa pagprotekta sa mga bulaklak. Ngunit hindi ito effective kung bagyo na ang pinag-uusapan. Dasal-dasal na lang talaga at bahala na si Batman mode kapag nalagay sa ganitong sitwasyon ang ubasan. Tulad ng aking sinabi sa nakaraang video, growing a grapevine is not for the faint-hearted. Learn to move on ng mabilis. Opo, dahil kung hindi, magkakasakit ka sa puso, sa sama ng loob. Char. In short, mga ka-green thumb, huwag nang dibdibin. Okay? Mas masela ng ubas kung laging basa ang lupa kung saan nakatanim ito. Advisable ang pagtitilig ng once a week basta't deep watering ang gagawin dito. Sa aking karanasan, halos hindi ko nang tinitiligan ng aming ubasan dahil sa madalas na pag-ulan dito sa aming lugar, mapamay bunga man o wala. During summer, twice a week ko namang tinitiligan ang aming ubasan. Deep watering pa rin ang aking ginagawa. Ang sobrang pagtitilig o sobrang tubig sa grapevine ay nakakadulot sa pag-crack ng mga berries. Magiging malambot ang mga bunga at nakakabawas sa tamis ng mga berries. Kung every other day mong titiligan ang iyong grapevine, siguraduhin do it in moderation o katamtaman lang ang dami ng ididilig tulad ng normal na pagdidilig sa ibang halaman. Again, isaalang-alang din ang variety ng ubas mo dahil hindi pare-pareho ang water needs ng lahat ng varieties ng ubas. Paano gawing matamis ang bunga ng ubas? Para sa topic na ito,
Maglalaan po ako ng separate special episode para dito upang mas matalakay ng husto at maipakita with demo ang paraan ng pagpapatamis sa bunga. Isaalang-alang ang mga ito at maglaan ng oras at dedikasyon sa pag-aalaga ng iyong grapevine ka-green thumb. Cause surely, you're one step away para sa magiging first harvest mo. Isang kembot pa ika nga para sa ripening period ng iyong ubas. At ito ang fifth stage in the life cycle of grapes, ang veraison. Ikaw ba ay may ilang katanungan tungkol sa stage na ito ng ubas? O may gustong i-suggest din sa ating video? I-comment mo na yan, ka-green thumb. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nais magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng ubas, i-click ang subscribe button at paki-like and share na rin ang video para tulungan ako sa pag-grow ng aking channel. Thank you for watching. Until my next video, God bless!